Anton sa kasi Christopher. Sana ay next Sunday makasama namin kayo. Then kasama na, salamat din po sapagkat si Gina ay masipag na rin mag-invite, no? Nahahawa na siya, no? So, mag-invite tayo ng mga kaibigan natin. Kung concerned tayo sa kanila, dalhin natin sila sa simbahan upang makapakinig sila ng salita ng Diyos. Salamat din, nandito si Faith. So, regular na si Faith na nakakasama natin, no? Si Kaylin, on last Sunday, wala siya. So, magaling na ba yung baby mo, kapatid? Okay na. Salamat sa bawat isa. Nandiyan din si tatay ni Kuya Alan. Last Sunday, kasama natin siya. Kasama natin uli ngayon. Amen. Dumadami tayo mga kapatid. No? Problema ng Panginoon niya kung saan tayo ilalagay. Hindi natin problema yan. No? Siya ang bahala. At pag nakuha na... Okay, tayo tumayo mga kapatid. Tayo po ay magbabasa ng mga ilang talata mula sa kanyang salita. Ephesians chapter 4. Verse 11 hanggang 14. So, hindi pa rin tayo lumalayo doon sa tema natin patungkol sa paglago bilang isang Kristiyano. No? Ang tema natin this year is to grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 14. Ito po ay napaka-pamilyar na talata lalo higit sa mga matagal ng Kristiyano. Tayo tayong lahat, mga kapatid. Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 14. Okay. Nakita niyo na po ba? Okay. Basahin ko po and then susundan na niyo mga magagandang mata. Sabi ng Bible sa verse 11, okay, wala magkwentuhan, magbabasa tayo. And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and some teachers. Anong purpose? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Verse 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect stature of the fullness of Christ. That we henceforth no more children tossed to and fro and carried about with every wind and doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Tayo po'y manalangin. Let us pray. So, okay, hintayin muna natin mga bata na mga kasama natin na dumating. Yan. Okay. Hanapin niyo yung lugar na komportable kayo and then i-maintain natin yung laro natin. Stop, look, and listen. Yeah. Okay po, andyan na kayo. Okay. Salamat sa Panginoon. Amen. Napakagandang tanawin sa paningin ng Panginoon na mayroong mga anak niya na nag-worship sa Kanya. Okay po, tayo po yung manalang. Let us pray. Father in heaven, Panginoon, muli kami po ay dumudulog sa luluhan po ng imbiyaya. Salamat po sa talatang ibinigay niyo po sa amin. Salamat sa talata binasa namin kanina, scripture reading. Gayun din po, Panginoon, sa talata sa Biblia na pag-aaralan po namin na kailan Diyos. Panginoon, kayo po magbibigay ng katagumpayan ng pangaral. Ako po ay very limited, kulang aking karunungan, kakayanan, at hindi ko kaya makunbig ng puso, isipan, kaluluwa ng mga takapakinig. Kayo po ay may kakayanan sa dakilan ng Diyos. Panginoon, as I speak your word, Panginoon, tulungan mo nga, Panginoon, sa pamamagitan ng himala ng Espiritu, paliwanag niyo po sa amin ang ibig sabihin ng ipong salita. Pagpalain niyo po kami, tuwaan mo kami, Panginoon, sawayin niyo kami, bigyan mo kami ng instruction naman. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. Pwede na kayo makaupo, mga kapatid. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay nagkasamang muli. Salamat. Nakaabol si Mrs. Faith. Nandito siya ngayon. Salamat sa Panginoon. So, malayo po pinanggalingan ni Ate Susan. Nanggaling mo siya doon sa Buena Vista 1, papuntang Malabon, pero nandito siya ngayon. Nandito siya noong last Sunday, at niloob ng Panginoon, nandito siya ngayon uli. Sana nandito siya Sunday uli. No? Salamat din ka, Ate Beng. Ate Beng po, pinag-pray namin kayo. Sinagot kami ng Panginoon sa panalangin ng patungkol sa inyo na nakasama ka namin kayo niyan. Okay. So,
Ang tema pa rin natin is to grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Meron na pong tarpaulin na ilalagay dyan, hindi lang nailagay. So ang desire ng iyong lingkod ay lumago kayo, lumalim kayo, ma-inform pa kayo, at tumibig kayo sa inyong pananampalataya bilang mga bagong mananampalataya. At dito po sa binasa natin ay mayroong reason kung bakit nagbigay ang Diyos ng ilang mga lingkod niya. Una, sabi ng Bible sa verse 11, and He gave some apostles. No? Pag sinabing apostles, ito po yung mukhaan nilang nakita nila si Jesus Christ. Mga apostles. No? Tulad nila Peter, Luke, John, mga apostles yan. No? Nakita nila talaga mukhaan si Jesus Christ. And then, some prophets, mga propeta, sa panahon ngayon po, mga kapatid, wala na po ang prophets. During Old Testament, mayroon mga propeta. No? Tulad nila Prophet Nathan, si ang hari nung time na yon, si David. Ang propeta nung time na yon, si Nathan. Okay? Naintindihan nyo? Okay? Kung di na kakamali, yung prophet nung prophet din si Elijah, tama? Si Elisha, no? At the same time, mayroong king. So, yung prophet, sila po yung nagsasalita sa king. Sila yung nagsasabi na ano ang mangyayari. Ano ang kalooban ng Panginoon. Naalala niyo po ba nung si David ay nagkasala na nag-commit siya ng kasalanan sa pamagitan ni Bathsheba? Sinong nag-convict? Sinong pinadala ng Diyos para sawayin si David? Si Prophet Nathan. Tama ba? No? Ang kwento doon eh, nagkwento si Nathan. Anong kwento? Amang hari, ari, mayroon pong isang pamilya na meron silang alagang tupa. Na yung tupa na yon, mula sa pagkabata ng tupa at pagkabata ng mga anak niya, ikalaro na nila yun. No? Parang si Pastor Jason na papunta namin ng Nueva Ecija, Pangasinan, daladala yung rabbit. No? Hindi ko alam kung dadali pa uli namin mamaya. Pero namatay na yung isa. Malungkot sila ngayon, nakapro sa Facebook. Malungkot yung may alaga kasi napamahal na yung hayop sa kanila. Ganon din yung kwento doon. Mayroon isang pamilya, excuse me, si at si Mrs. Pate po, maraming alagang aso po yan. Pet lover siya, aso. Mapagpumahal siya sa mga aso. Okay, so, sabi ng hari, sabi ni Nathan, mayroong isang pamilya, mayroong alagang tupa, love na love nila yung tupa, tapos dumating yung isang mayaman. Pagpalagay natin hari. At yung hari na yon, yung mayaman na yon, marami siyang alaga. Dami niyang alaga, sobra-sobra alaga niya. Ngayon, yung hari na yon, imbis na yung alaga niya, katayin niya, alam ang ginawa niya? Yung kaisa-isa pang alaga, kaisa-isang alaga ng isang pamilya, yung pa yung kinuha niya. Diba? Nakakalungkot po yan. No? Ang daming pwedeng katayin. Bakit itong tupa na to ang kakatayin mo? So, ano mangyayari? Iyak yung mga bata. Iyak yung mga kalaro ng tupa. Imbis na kukuha siya doon sa maraming tupa, dito siya kumuha. Dito sa napamahal na sa kanila. Sabi ng hari, sabi ni Nathan kay David, hari, anong gagawin natin yun? Anong gagawin natin doon sa salbahing mayaman na yun? Na imbis na yung tupa niya, ang bawasan niya, eh, yung kaisa-isang tupa pa ang kakatayin niya. Sabi nung hari, galit na galit yung si David. Ang dapat dyan sa tao na yan, mamatay. Wala siyang puso. Wala siyang awa. Wala siyang konsiderasyon. Marami na nga siyang pag-aari, kukunin pa yung isa.
na hindi na tinuturing na hayop. Di ba ganun, misa, no? Pag napamahal na yung hayop sa'yo, hindi mo na tinuturing na hayop yun eh. No? O minsan okay lang, kahit na kumain ka, hindi ka kumain, basta kumain yung alaga mo. Kasi hindi mo na tinuturing na hayop. Tinuturing mo na siya na kapwa mo. Okay? So, anong sabi ng hari? Patayin! Yan, tao na yan. Alam niyo ang sabi ni Nathan? Thou art the man. Ikaw yung tao na yun. Bakit? Bakit? Ano ba ang ginawa ni David? Nakita niya si Bathsheba naliligo, inutusan niya yung kanyang mga alagad. Sabi niya, kunin niyo yung babae na yun. Anong ginawa niya? Sinipingan niya yung babae. At para mapasakan niya na si Bathsheba, gumawa siya ng letter, sulat, na pinadala doon sa gera, which nandun si Uriah na asawa ni Bathsheba. Si Uriah po ay tapat na lingkod ni David. Ang nakalagay doon sa sulat, ilagay mo si Uriah sa hottest battle upang mamatay na siya. At masolo ko na sino? Si Bathsheba. Hindi alam ni David na napakasama yung kanyang ginawa. Sino ginamit para matauwan si David? Si Prophet Nathan. Amen? Nakuha niyo? Yung prophet, very effective yan noong unang panahon. Ngayon, ang ginagamit ng Panginoon ngayon is apostles, pastors, and evangelists, and some teachers. Sabi ng Bible, and it gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and some teachers. So dito po meron tayong mga teachers, Sunday school teacher, amen? No? Na yung mga teachers na yan, mga kapatid, napupuyat yan, nag-aaral yan para turuan kayo. Para unawain kayo, para turuan kayo. No? Then this is Teacher Cecil, si DJ, no? Tinitrain natin si DJ para magturo ng mga bata. And then si Teacher Connie, no? Ang purpose kung bakit galing sa Diyos binigyan tayo ng mga teacher, anong purpose mga kapatid? Anong purpose ba? Bakit galing sa Panginoon binigyan tayo ng pastor? So ngayon po, tumatay yung pastor ninyo, ako. Hindi ko tinataas ang sarili ko, pero yun po talaga. sabi nga ni DJ, hindi pa siya sold eh. Napastor ang tatay niya. No? Kasi alam niya kung gano'ng kahirap ang pastor. No? Alam niya. Kaya ngayon ako ay narito na sa ganitong klaseng kalagayan, nauunawaan ko na ang sitwasyon ng mga pastor. Pag nakita ko ng pastor at mag-asawang pastor at saka yung asawa niya, makikita mo yan, nakangiti. Masaya pag mga pastor kausap niyan. Pero sa kabilang dako, sa kabilang mukha ng pagiging pastor nila, mga kapatid, marami mga struggle din yan. Marami nakaatang na balikat. Maraming responsibility na nakaatang sa balikat. Ngayon, meron tayong siyam na babautismuhan. Ang panalangin ko sa Panginoon, sana itong siyam na to talagang totoong qualified. Na talagang na-meet na nila yung qualification ng Panginoon para mabautismuhan. Sapagkat alam niyo mga kapatid, marami nagpapabautismo. Pero ang totoo niyan, hindi pa talaga tunay na ligtas. Yun po yung iniingatan ko na ayaw akong dumating, ayaw akong magkamali sa bagay na yan. Kaya, papapansin niyo, para yung check ko sa inyo, di ba? Panintanong ko sa inyo, talaga bang si Kristo nandito na? Talaga bang kayo ay naging believers na ni Jesus Christ? Iyan lang naman po ang qualification. Na? Believers ka, ligtas ka, saved ka, you're going to heaven, ikaw ay na born again na. Ilan naman ang requirements? Kapag ligtas ka, kaya ka magpapabaptize. Okay. So bakit meron mga ibinigay ang Diyos dito sa simbahan? Sabi ng Bible, sa verse 12, sundan niyo ang Bible ninyo. Meron ba dito? Na? Sabi ng Bible, for the perfecting of the saints. Na?
para yung mga saints, gusto ko linawanagin, ang saints po, ang tunay na saints ay tayong mga Kristiyano. No? Tayo po yung tinatawag na saints na biblical. No? To all the saints at Romans. Ibig sabihin, naka-address yun sa mga believer ni Jesus Christ. We are all saints. Yun po yung sinasabi ng Bible. No? Sabi ng Bible, for the perfecting of the saints. Ibig sabihin po, mga kapatid, hindi mo kailangang mamatay pa para maging santo ka. No? Mga kapatid, nakakristan natin, yung mga matay, yung mga namatay, pag nakita nila na nabuhay dito siya ng maayos sa lupa, nagkakasundo yung mga hindi ko alam kung sino mga nagkakasundo, and then pagkakasundoan nila na yung taong namatay na yun, nung unang panahon, gagawin ng santo. At pagkatapos na siya po ay maging santo na, minsan anong ginagawa? Nagdadasal yung mga tao sa kanila. Naging mediator na. Sa Bible po, ang tinatawag na saints, yung mga believer. Kaya kung mapapansin mo dito, itong saints na tinatawag dito, basahin niyo yung Bible niyo sa 11, sa 12. Itong saints na tinatawag dito, buhay pa yan. Amen? Hindi pa yan patay. Kaya nga, itong mga saints na to, kailangan nilang pastor, kailangan nilang teacher. Kasi itong mga saints na to, hindi perfect. Na kailangan na ituwid, kailangan turuan. Amen? Amen? Parang tayo yan, parang ako yan, na kailangan ko rin na turuan. Kailangan ko rin ng rebuke. Kailangan ko ng instruction, kailangan ko ng correction. Kaya minsan, gusto ko mapunta sa mga fellowship, mga pastor. Bakit? Maraming marurunong doon. At pwede kang matuto. Noong Friday, nandun ako sa BMPLPG anniversary. Merong tatlong preacher. Yung dalawang preacher, teacher ko po. Yung isang preacher, teacher ko sa Roman, sa Bible School. Yung isa, kaibigan ko dito sa Cavite, customer po namin. Marami ako natutunan sa kanila. No? Sapagat ako, kahit na ako yung natutunan sa salita ng Diyos, kailangan ko rin mga ngaral. Kailangan ko na nagtuturo. Kasi, kailangan ko rin lumagho. No? So, tulad ng sabi din sa verse 12, bakit naglagay ng pastor? Bakit naglagay ng teachers? Sabi ng Bible, for the perfecting of the saints. Sino ang saints? Patay po ba? O buhay? Kayo po yun. Yung mga totoong tumanggap kay Jesus Christ, tayo po yung tinutukoy dito ng mga saints. Amen? Okay. Sabi ng Bible, ano pa? Bakit may pastor, may teacher? For the work of the ministry. No? For the edifying of the body of Christ. Ano ba ang body of Christ? Tayo po yun. Katawan ni Kristo. Siya yung head of the church. Tayo po yung church. Maliwanag? Kaya ngayon, magpapabautismo, automatic, sila po ay magiging official member ng local church. Member na sila ng ng Bible Baptist Church. Okay. Member sila ng Bible Baptist Church. Okay. So, tuloy natin. Till we all come in the unity of the faith. Sabi ng Bible sa verse 13. Ang ibig sabihin niyan, till we all come. Ibig sabihin po, mga kapatid, hanggang sa dumating sa punto na tayo po ay maging katulad na ni Kristo. Sunday school natin kanina, anong dapat ating kopyain na lifestyle? To seek the lifestyle of the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Ngayong lifestyle niya, yun po yung magiging standard natin. Na? Hindi po yung kung ano yung uso, yun ang susundin natin. Na? Pag uso yung maiksi ang buhok, maiksi na rin ang buhok mo. Pag uso yung biyak ang buhok, biyak na rin ang buhok mo. Ano na abutan ko po? Yung kimpi. Naabutan ko po yun. Yan. Tapos alam niyo, sapatos na ang pantalon namin noon. Ang rapper na sikat noon, si Francis Magalona. Saka si MC Hammer. No? Ang pantalon namin, yung merong dito. Excuse me lang ha. Merong ibang uwi dito.
Tapos kita lulok namin niya. Ambet, tawagin. Ambet. Mahilig kaming magpatahi ng mga pantalon na ambel. Yun naabutan ko noon. Tapos, parang dun yata ako na appendix din. Sa kakasasayaw ng ano, kasasayaw ng modern dance. Na? Grabe, maalikapok yung kasama ng isayawan na yan. Na, hindi kami kumukuha ng babae. Nagsasayawan kami kapwa lalaki. Nabibiting kami pag babae. Yung kasayawan namin. Kasi may mga dayan na magaling, marunong din sumayaw. So, ang ginagawa namin, takabihan namin yan. Competition sa sayawan. Ha? So, ayaw namin ng sweet dance. Gusto namin modern dance. Yung talagang, ang step noon, paa. More on paa nung panahon ko. No? Yung tinatawag na running man. Ano si, you know, may MC, si, ano, Francis Magalona. Yung mga kababayan ko. Sino ang kapas ko? Kaya lang, siguro, ikaw din na. Ako ano, doon ako na appendix kasi pagod ka sa sayaw, tapos inom ka ng tubig, sayaw uli, ayun to, inooperahan ako. Third year high school ako noong time na yun. So, yun ang uso. So, yun ang uso rin na, yun ang sinundod namin. Uso. Mga kapatid, bilang Kristang Kristiyano, hindi po yung uso sa mundo ang dapat natin sundin. Amen? Ang dapat natin isik na hanapin ang lifestyle, yung lifestyle ng ating Panginoon. Okay? So, sana naintindihan natin yan. There will come the unity of faith out of the knowledge of the Son of God, a perfect man unto a measure of the stature of fullness of Christ. Verse 14. Bakit po nagbigay ng pastor at teachers, evangelists, sabi ng Bible sa verse 14, that we henceforth no more children. Upang tayo po mga Kristiyano ay hindi na po manatiling bata sa pagiging Kristiyano. No? Bakit? Ano ba ang bata? No? Toast to and fro. No? Ibig sabihin, kung saan siya, walang direksyon. Wala pang paninindigan. No? Kung ano yung madali siyang hatakin pa na mga ibang doktrina. Alin mga kapatid, nakakalungkot po, hindi porket nangangaral ng Bible, eh sasabihin mo na tama yung kanyang pinangangaral. Ako po, mahilig manood ng TV. Lalo na yung mga debate, pag may nagdi-debate. No? Sa Facebook po, meron akong kaklase. Na yung kaklase ko na yun, kaklase ko sa First Year Bible School, ang pangalan niya po ay si Ramirez. Ang apelyido niya Ramirez. Siya po si Anthony Ramirez. Mas matanda pa ako sa kanya. Pero, sobrang talino. Sa sobrang talino niya, alam mga kapatid, ang nakakalungkot lang sa kanya, pati yung mga profesor namin, binabanata niya sa Facebook, na sobrahan siya, wala na siyang ginagalang. Wala na siyang, minsan, excuse me, the word na ginagalang, kundi, marunong siya, kaya yung stand niya, talaga naninindigan siya. No? So, lumago siya bilang isang Kristiyano. Sa sobrang paglago niya, dumating sa punto na talagang teacher na siya. At minsan may natutuwa sa kanya, minsan naman may hindi natutuwa sa kanya. Sa sobrang firm niya. Sa sobrang firm niya sa doktrina ng alam niya. So, siya po isang kaibigan ko po siya. Kaibigan ko po siya. Pag makikita kami, kaibigan ko po siya. So, hindi po ako nakikisali. Sinusubaybayan ko lang yung kanilang usapan. At marami ako natutunan sa kanilang usapan. Sabi nga pwede mong basahin lahat kung ano yung makakapakinabang sa'yo, yun ang damputin mo. Na? Hindi naman dinadamput natin lahat. Kung ano yung tama, yun ang damputin mo. Okay? So, paglago, mga kapatid, paglago. Paglago ang kailangan natin ng ating Panginoon. Paglago ang kalooban ng Panginoon sa atin. Okay? So, ang title ng ating pag-aaral ngayon is The Fact About Spiritual Maturity. The Fact About Spiritual Maturity. Number one, spiritual maturity doesn't happen automatically. No? Spiritual maturity doesn't happen automatically. Hindi porket save ka, automatic, spiritual ka na. Amen? Amen.
No? Sa ating mga nakipray, minsan okay, narinig, may narinig na nagpray dito, humingi ng prayer request. Anong kanyang prayer request? Spiritual maturity. Hindi po kahit nagpray ka ng spiritual maturity, after mag-pray, spiritual ka na. Hindi po, may process po yan para ikaw maging spiritual. No? May process po yan para lumago ka. Naku, yung ibig sabihin, hindi po kahit nagpray ka ngayon, Panginoon, gusto ko maging spiritual, gusto ko lumago. Hindi po katapos mag-pray, spiritual ka. Hindi po. May proseso. May gagamitin para sa'yo. Yun ang dahilan kung bakit may pastor at mayroong teacher. Kaya ang kailangan, mga kapatid, kailangan magkaroon ng tamang combination, magkaroon ng partnership. Mga kapatid, yung mga teacher, sabi ni Teacher Connie kay narinig ko, kaya ako magtuturo para maglingkod sa Panginoon. Tama ba, Teacher Connie? Tama ba narinig kanina? Natuturo ka bilang paglilingkod mo sa Panginoon. At naniniwala ko, yung mga good teacher, Bible teacher, ito mga teacher na to, ang goal nila kung bakit sila magtuturo para mag-mature yung kanilang mga tinuturuan. Amen? Para lumago. At sana nga, sa pagpunta nyo rito sa simbahan, ang purpose niyo kung bakit kayo umaatin ng Sunday School, ang purpose niyo is para lumago din spiritual. So, kailangan ano? Partnership between learner at saka yung teacher. Pag yung teacher lang may gusto na lumago, ikaw, magiging mabagal ang paglago. Amen? Pag ikaw lang learner ang gusto lumago at yung teacher naman ay tamad mag-aaral or hindi talaga binibigay yung best niya para sa kanya mga learner, magiging mabagal din ang paglago ng mga tinuturuan niya. Nakuha niyo? So, mga kapatid, there must be partnership between teacher and learner. Alam niyo, pagka nagkaroon ng nag-match yung dalawa na yan, yung student, pupunta ako dito, teacher, kasi gusto ko matuto ng salita ng Diyos. Tapos yung teacher naman, kaya ako nag-volunteer para maging Sunday School para talaga maging kapakinabang sa mga tuturuan ko. Naniniwala ko na magiging mabilis ang paglago. Amen? Magiging mabilis ang paglago. Alam niyo, sa totoo lang, hindi pa naman ako nagtatagal mag-preach dito. Siguro mga magdadalawang taon na. Pero, naniniwala ako, kahit na, pagpalagay natin, isang taon pala, naniniwala ako na yung isang taon na pagtuturo ko sa inyo, kung ina-absorb nyo ng maayos at pinapractice ninyo, mga kapatid, naniniwala ako na mayroon ng resulta sa inyo yan. Amen? Ang problema, minsan, nakikinig na, papakinggan lang, pero hindi ipinapractice. Ano? Yan ang problema minsan. Pasok dito, labas dito. Dapat, ang dapat gawin, pasok dito, diretso sa puso. At isa buhay. Sa paglabas mo sa simbahan ito, ang goal mo, kung ano yung natutunan ko, ipapractice ko. Sabi ng Bible, hindi lang ikaw dapat tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi dapat ikaw din ay tagaganap ng salita ng Diyos. Amen. Minsan, tagapakinig lang tayo. Hindi tayo tagaganap. Yun ang problema. Kaya yung pagkain na pinapakain sa atin, hindi natin napapakinabangan. Alam niyo po ba, sa pagtuturo ng salita ng Diyos, parang nagpapakain ka rin. Yung nagluto, alam mo ginagawa niyan? Teacher Cecil. Alam mo, gumising niya kanina? 3:30. 3:30, nagising ako, nasa baba na. Nasa baba na siya, nasa kusina na siya. Nangyay na yung mga kasirola doon, mga kaldero. No? 3:30 ako nagising. Saan maaga pa pala? Sabi ko, tulog ulit. Hindi ko alam kung 3:30 siya bumaba o 3, nandun na siya. Pero mga kapatid, para mapakain lang tayo, anong ginagawa niya? Nagpupuyat siya. Amen? No? Ganon din po ang mga ngaral ng salita ng Diyos. No? Pinapiprayan, inilalapit yan sa Panginoon, bukuha ng mga ibang reference, sinisipin namin na ituturo namin sa iyo ay hindi po mali kung dapat ang tinuturo namin sa ituturo.
at tama upang maging kapakinabang sa inyo. So, dapat hindi lang tayo hearer ng Word of God, kundi maging doer pa rin tayo ng salita ng Diyos. So, there must be partnership. Kaya, mga kapatid, I challenge you, sa pagbalik nyo dito sa Sunday, pupunta kayo dito na mayroong kahandaan sa puso. Ako'y pupunta sa church sapagkat ako ay makikinig ng salita ng Diyos. Hindi ako makikipagkwentuhan. Hindi ako matutulog. Naalala ko yung isang preacher, tinek siya ng isang, tinawagan siya, alauna ng madaling araw. Tinawagan siya, Pastor! Alauna yun, ha? Mag-preach ka? Ha? Alauna, mag-preach ako? Bakit? Hindi ako makatulog, eh. Ha? Nakuha niya. Minsan, ang preaching pampatulog. No? Minsan nga, eh. Umamin kayo. Minsan, may mga hindi makatulog. Anong ginagawa? Nagbabasa ng? Bible. No? Huwag na wa. Huwag na huwag natin gawin yun. No? Hindi makatulog, kaya magbasa ng Bible. No? Hingi natin ng tawad sa Panginoon yan. No? Huwag natin gawin sleeping tablet ang Bible. Minsan, may mga nagpipray. Kailan ang amen? Kinaumagahan mo. Kasi nakatulog na siya habang nagpipray. At least nagpray. Diba? So mga kapatid, attention. Attention sa pagpunta sa gawain ng Panginoon, meron kayo ready na pusong nakaready. Amen? Okay? Sapagkat ang paglago po ay hindi automatic. Merong process. Merong teacher kayo kailangan mo, at the same time, ikaw din. Meron kang kahandaan para, meron kang desire talaga para lumago. Okay? So, sa mga learner, prepare your heart para sa sermon. Ganon din kami, magtuturo, kailangan mag-responsible din kami. Naalala niyo po si Peter nung nakausap niya ang Panginoon. Nangisda sila, wala silang nahuli. Tapos, bumunta sila sa pampang, nakikita nila si Jesus Christ. Sabi ng Bible, ihagis nila lambat mo dyan. Anong ginawa? Hinagis nila lambat nila. Ano nahuli? Napakaraming huli. Alam niyo, yung time na yung mga kapatid. No? Sa Bible kasi, maraming takbo yun eh. Pero yung takbo na tinutukoy ko ngayon, si Jesus Christ, napako na siya sa cross ng Calvary. Kaya, nung nawala, hindi na nila nakikita si Jesus Christ, hindi na nila nakakasama, itong si Peter at ang mga disciples niya, bumalik sa pangisda. Babalik muli ako sa pangisda sapagkat si Jesus ay wala na. Sama kayo? Ininvite pa nga niya yung mga kasama niya. So, pumalawad sila, wala silang nahuli. Pagpunta nila sa pangpang, nandun si Jesus. Nag-iihaw. No? Nandun ang Panginoon. Tapos, wala kami nahuli. Sabi ng Panginoon, ihagis mo yung lambat mo. Ano nangyari? Halos masira yung kanilang net. At nahuli, nakita nilang maraming isda. Doon nakita ni Peter na Panginoon pala yung nag-utos sa kanya. So nag-usap sila sa bangka. Ang sabi ng Bible kay Peter, Peter, do you love me more than this? No? Do you love me more than this? Ano hawak ni Jesus ng time na yun? Isda. Mahal mo ba ako kaysa dito? So, kasi nung time na yun, balik na sa pangingisda eh. No? Yung sinabi niya na ay, mamamatay muna ako, bakit ka na lang mahuli? Nagkatotoo ba yun? Hindi. Takbo rin siya. Tama? At nung siya po ay si Jesus Christ ay nandun sa harap ng mga kalipunan ng mga high priest, sumunod si Peter. Tama? At lumapit siya dun sa mga nagpapainit. Nagsusunod sila ng dayami, tapos pinalibutan nila yung apoy para makaramdam sila ng init sapagkat malamig yung time na yun. Okay? Sabi ng isang babae, Peter,
taga Galilee ka rin. Kasama mo si Jesus. Ano sabi ni Peter? Hindi ah. Oh. Hindi ko kilala yan. Okay. Tapos ulit-ulit. Hindi. Kamukha mo talaga yan eh. Hindi. Hindi ko talaga kilala yan. Hanggang sa pangatlo. Nag-swear pa siya. No? Hinla akong relationship sa tao na yan. Amen? Tapakatapos nun, tumilaok ang manok. At meron nga na-preach eh. Sabi ng preacher, naalala ni Jesus Christ, naalala ni Peter rin, sinabi ni Jesus Christ, bago tumilaok ang manok, itatatwak mo ako ng tatlong beses. So nagkaroon ng connection, yung mata ni Peter at mata ni Jesus Christ dun sa malayo. Naalala niya yun. Amen? Ako niya? Ako niya punta. Naalala niya yung sinabi ni Jesus Christ. So, no, bumalik siya. Panging isda. Makinig mo na. Sabi ni Jesus Christ, do you love me more than this? So, humingi ng tawad si Jesus, si Jesus Christ, si Peter. Nagpatira pa siya. Depart from me, for I am a sinful man. Sabi ng Bible. So, ang challenge ngayon ni Jesus Christ kay Peter, feed my lamb. Feed my sheep. Kaya ang trabaho namin bilang mga lingkod ng Panginoon, i-feed kayong mga sheep. Amen? So, ang trabaho nyo rin, mga kapatid, ihanda nyo ang puso nyo sa anumang feeding na mangyayari sa atin. Para magkaroon ng paglago, kailangan magkaroon ng partnership between teacher and learner. Amen? Nakuha nyo? Sapagkat ang paglago po ay hindi automatic. May proseso. So, number one, spiritual maturity doesn't happen automatically. Number two, spiritual maturity doesn't happen quickly. Hindi po biglaan. Kaya nga sabi ko sa magpapabaptize, ang pagpapabaptize po ay hindi po parang magic beans. Na pag ininom mo yung magic beans, magiging super saiyan ka na. Ganun ka na. Magiging strong ka na. Hindi po ganun. Yung gagawin ninyo, pagpapahayag lamang yan na ikaw ay nakay Kristo na. At hindi po yan makapaglalakpapalakas sa inyo spiritual. Although makatulong yan, kasi isipin mo, magpapakabuti ako sapagkat I am now belong in the local church. Ha? Magpapakaayos ako sapagkat daladala ko na ang pangalan Bible Baptist Church. Amen? So hindi dapat sa katulad ko na official member ng church na makita pa na palasing-lasing dyan sa labas. No? Pasugal-sugal pa sa labas. Or ano pa mga worldly activity, hindi nararapat yan sa mga member ng simbahan. Amen? Nakuha nyo? So, spiritual maturity doesn't happen quickly. Okay? So, ano mga proseso para lumago tayo? We grow by reading God's Word. Sabi ng Bible, sa 1 Peter chapter 2, verse 2, na tayo inyong gatas sa walang daya ukol sa inyong ikaliligtas. Ibig sabihin, ikaliligtas, ikalalago. Basahin nyo ang Bible ninyo and then gagamitin ng Diyos to para kayo po ay lumakas spiritual. Then, we grow by applying. Number one, we grow by reading God's Word. Isang process po yan. Number two, we grow by applying God's Word. Hindi lang binabasa, kundi ina-apply. Alam niyo po, kami dalawa ni Brother Anton, mga electrician kami. Pero hindi kami nag-aaral ng electrician. Nalulungkot na, nagulat lang ako noong ako ay kami dumating ng pumunta ng Thanksgiving anniversary sa Project Gate. Ang pakilala ni Pastor Marere sa akin, engineer. Sabi ko, nagulat tayo dyan. Sabi niya, engineer, meron tayong bagong missionary ngayon. Siya po ay isang engineer at nagninegosyo. Sabi ko, yari. Sabi ng pastor na katabi ko, Pastor, nung kayo ko ba yung naligtas, engineer na kayo? Sabi ko, hindi po ako engineer.
binibiro lang ako ni Pastor Mark. Ah, ganun po ba? Tapos nung umakit kami na sa stage, yung isang pastor na matanda na, sabi niya sa akin, oh, engineer, dito po kayo. Wow, engineer. Hindi niya alam, ako yung nag-aral sa UE. Alam niyo mo yung UE? University of Experience. Doon kami nag-aral ni Anton. Huh? University of Experience. Hindi, mga electrician kami. Pwede namin gawin ang problema ng sasakyan ninyo, electrical. Pero aaminin namin sa inyo, hindi kami tumuntong sa school para mag-aral ng electrical. Kami po ay natuto by experience. Na? Meron dalawang klase ng pagtuturo. Theory saka experience. No? Minsan, sa paglabo natin, kailangan natin ng mga experience. Experience sa kung saan ipapahintulot ng Panginoon ang purpose ng Diyos kung bakit ipapahintulot yan para lumago ka. Amen? Para lumago ka. Hindi para pahirapan ka. Para lumago ka. At minsan yung experience na yun, talagang halos hirap na hirap ka. Ang hirap nun. No? Pero sa magitan ng mga experience na yun, mga kapatid, mararanasan mong biyaya ng Panginoon, mas lalong mag-i-improve ang iyong pagtitiwala sa Panginoon sapagkat meron kang napapatunayan. Amen? So, dalawang pagtuturo. Theory, ito yung notebook, libro, aral, online, at saka experience. Kaya yung mga sumusunod sa amin, na mga electrician din, sa UE rin sila graduate na University of Experience. Kasi yung professor nila, graduate ng UE. Okay, so, spiritual maturity doesn't happen quickly. Hindi po biglaan yan. May proseso. Amen? Lagyan natin sa isip yan. And then number 3, spiritual maturity doesn't happen without discipline. Kailangan ng disiplina. Disiplina saan? No? Sabi ng Bible sa 2 Thessalonians, abstain from all appearance of evil. Ibig sabihin po nun, lumayo kayo sa mga gawaing evil. Pag ang grupo na yan ay gumagawa na against the will of God, abstain. Lumayo ka. Huwag kang makisali. No? Kaya sa mga maninindigan bilang isang Kristiyano, no? Kung dating barkada niya nanginginom, at Kristiyano ka na, so hindi ka na inom, bully ang abutin mo. Bully. No? Pastor! Oh, baka lumapas ka sa langit. Pwede sabihin sa'yo yan. No? No? Titingnan kung ikaw ay bibigay. Pero still, abstain. Layuan mo sila. Hindi ka makisali. Sabi ng preaching ng Wednesday, ng Friday, lahat ng against the gospel of Christ is our enemy. No? Lahat ng against sa ebanghelyo ng Diyos is our enemy. Hindi sila makakatulong sa atin. Makakatulong tayo sa kanila, pero hindi sila makakatulong sa atin. Nakuha niya? No? Hindi sila makakatulong sa atin sa paglugo spiritual. Pero kailangan nila tayo para i-reach out sila. Amen? No? So, mga kapatid, kailangan ng disiplina. Disiplina saan? Maraming klase po kung titignan natin. Alam niyo ang paglago? Hindi po yun ang paglago para lumago ka. Hindi po yun lalago kung lalago, hindi kung hindi. Hindi ganun. Pag ako nagtanim, talagang uubusin ko yung tubig ni Sir Cecil. Tataas ang bill niya sa tubig kasi maglalagay ako ng hose kung didirigin ko yan umaga at hapon. Bakit? Anong purpose ko? Lumago siya intentionally. Amen? Ang intention ko lumago. Hindi yung nagtanim ka, wala lang. Kakalimutan mo na. Mga kapatid, kailangan meron tayong disiplina. Kung gusto mo lumago spiritual, intention mo dapat yan. No? So, since na intention mo yan, anong gagawin mo?
Magkakaroon ka ng time pagpupasa ng Bible mo. Hindi mo pababayaan ang pananambahan sa gawain ng Panginoon. Magpipray ka. No? Kung mayroong kailang i-practice sa salita ng Diyos, i-practice mo. No? No? Sabi nga doon, sabi ng preaching natin na nakaraang Sunday, in order to grow, you have to exercise. Tama? Exercise what you believe. Dati, 20 pounds. Kaya mo. Tapos tuloy-tuloy mo yung exercise yan, parang ang gaang na. Ang gagawin mo, nagdadagdag ka ng another 10 pounds. Hanggang sa tapayanin mo na yung mga bagay na hindi mo kaya. Ano nangyari sa'yo? Nag-grow ka spiritual. Amen? So, kwento po. Meron isang kwento. Na last na po ito, mga kapatid. Meron isang matanda. Inutusan yung kanyang apo. Narinig na ito, di ba? Meron isang matanda. Inutusan yung kanyang apo. Ang utos niya ay, anak, apo, kunin mo yung basket. Basket. Dali mo sa ilog. Umigib ka, punin mo itong timba na ito. So, anong ginawa niya? Hinawa yung basket. Punta sa ilog. Sausaw sa tubig. Hindi pa nakakarating sa timba. Wala na ang tubig. Niloloko yata ako ni Lolo. Tuloy-tuloy lang. Hanggang sa nakahalata na yung apo. Lolo, walang nangyari sa utos mo. Sasamang utos ng Panginoon sa atin, magbasa ng Bible. Magbasa ng magbasa. No? Minsan, katulad nyo rin ako, na minsan, pag nagbabasa ako, hindi ko maintindihan. Tama ba yan? May nagsabi sa akin, nagbasa, Pastor, pag nagbabasa ako, hindi ko maintindihan eh. Sabi ko, ituloy mo lang. Ituloy mo lang. Hindi mo alam, may nangyayari dyan sa pagbabasa mo. Hindi mo naintindihan, pero may nangyayari dyan. Pagbabasa mo. Parang yung umiigib sa tubig, sa basket, butas, dadalhin doon. Sabi ng apo, Lolo, wala nangyari. Hindi ko nalagay ng tubig yung timba. Sabi ng lolo, anak, apo, merong nangyari. Tinan mo yung basket mo. Dati, maitim yan. Dati, marumi yan. Ngayon, kaiigib mo, malinis na siya. Amen? Ganun din, sa pagbabasa ng Bible, mayroong lumilinis sa atin. Yung isip natin, yung puso natin, lumilinis lang. Wala ka naiintindihan, pero may nangyayari yan. No? So, mga kapatid, magkaroon tayo ng disiplina, pagbasa ng Bible. Pag-pray, pagpunta sa church. Pag mali, mali. Huwag ka makisali dyan. No? Disiplina. Hindi ka lalago kung wala kang disiplina. Ang paglago, spiritual, hindi po dapat pachamba-chamba lang. Dapat intentional. No? Gusto ko lumago. Kaya ano man dapat gawin para lumago, gagawin ko. Sana yun, pagpapasa ng Bible, papunta sa church, pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Naintindihan ninyo? So, tatlong katotohanan sa spiritual maturity. Una, spiritual maturity doesn't happen automatically. Spiritual maturity doesn't happen quickly. And then, spiritual maturity doesn't happen without discipline. Kaya po, tayo po ito may mga matay. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Tayo lang ha, tayo lang, tayo lang. Tayo lang. Walang siko, walang kwentuhan. Tayo lang. Okay po, tayo manalangin. Bigyan ko ng chance yung iba para mag-pray. Question number one. Gusto mo bang lumago? Ang kalooban ng Diyos sa'yo, lumago. Ang tanong, gusto mo lumago? No? Ang paglago ay hindi automatic, hindi po mabilis, at hindi po lalago kung walang disiplina. So, saan ka mahina? Saan ka struggle? Kuya Arnel, hindi ko nakababasa ng Bible kasi sobrang busy ko. Ang dami kong schedule. No? Meron akong minimaintain na game. Meron akong minimaintain na rank. Kaya, minsan nauna ko ang paglalaro kaysa pagbabasa ng Bible. Mga kapatid, hindi ka nga lalako kung ganyan ka.
Alam mo sa hindi mo paglago, hindi mo ma-enjoy ang pagiging Kristiyano mo. Sabi ng Bible sa gospel that your joy might be full. No? Talagang mararanasan natin yung tunay na kagalakan galing sa Panginoon. Minsan may mga Kristiyano na hindi na-enjoy. Bakit? Wala silang intimate relationship sa Panginoon. Walang constant communication. Walang connection. Panginoon lang siya tagapagligtas. Pero kung titingnan mo, wala talagang lalim. Bakit? Natupag pa natin yung maraming bagay kaysa sa Panginoon. Mga kapatid, kung gusto mong lumago, ini-encourage kita mag-pray. Ano man ang sagabal, hindi mo kayang alisin, paalis mo sa Panginoon. Pwede mo ba yan? Pwede mo ba yan? Sige po, manalangin tayo. Close your eyes and bow your head. Samantalahin niyo yung oras na ito, makipag-usap sa Panginoon. Kung meron dito sa kalagitnaan natin na hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan, hindi pa alam na kung saan patutungo ang kanyang kaluluwa after this life, kapatid, pwede mo matiyak ngayon sapagkat ang salvation ay laging available. Hindi na ikaw magpapakahirap sapagkat ginawa na ni Kristo ito sa cross ng Kalbaryo. Ang gagawin mo na lang ay sampalatayanan, pagtiwalaan. I-withdraw, i-renounce yung dati mong inaasahan na makapagdala sa iyo sa langit. Hindi po yan, hindi yan ang paraan para kayo makapunta ng langit. Ang paraan lamang ay yung ginawa ng Jesus Christ. Sabi ng Bible, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life." Ang requirements is believe. Sumampalataya ka na si Kristo ay namatay, inilibing at nabuhay ng muli para sa iyong kaligtasan. Tanggapin mo siya sa puso mo bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Sabi ng Bible sa Romans chapter 10 verse 13, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Ngayon, pwede kang tumawag sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, "Panginoon, gusto ko mapunta dyan sa langit. Hindi ko kaya ilitas ang sarili ko. Subalit salamat sapagkat meron kong ginawa sa krus ng Kalbaryo na paraan para ako'y makapunta rin sa iyong lugar." Sabihin mo sa Kanya, "Sinasampalatayaan ko po yun at nagtitiwala po ako doon. Tinatanggap kita sa puso ko bilang Panginoon sarili at tapalitas." Pwede mong gawin yan. Sa paglabas mo sa pintuan ito, pwede mo makasigurado na after this life, pupunta ka ng langit. Kaibigan, tayo ba manalangin? Dakilang Diyos, aming mana sa langit, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagtuturo niyo po sa amin. Salamat po sa mga challenge, sa mga puntos na inyo pong binigay sa amin. Salamat po sa desire ninyo na kami po ilumagod ni matiling bata bilang sa Kristiyano, Dakilang Diyos. Tulungan mo kami na i-treasure namin ang mga teachers namin. Tulungan mo kami mga teachers din na alagaan namin ang mga pinagkatiwala niyo po sa amin. Tulungan mo kami na makaroon disiplina. Gamitin sa ang oras na pinagkatiwala niyo po sa amin nang mayroong kabuluhan, mayroong katuturan. Tulungan mo kami na priority namin ang mga bagay na magiging dahilan ng paglago namin para sa inyo. Tulungan mo kami na magpabayan ng paranambahan. Tulungan mo kami manalangin. Tulungan mo kami magbasa ng Biblia. Tulungan mo kami makipag-communicate sa inyo from time to time. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na may practice namin ang mga natutunan namin mula sa inyo pong salita. Isang way rin ito, Panginoon, para kami lumago at tumakas aming pong panampalataya sa inyo. Salamat po, Ama, sa inyong salita na naihayag. Panginoon, pinupuri kita, pinasalamatan. Ako po yung naghayag lamang ng inyong pong salita. Ako yung maasan, ikaw ang kikilos. Magbibigay ng retuta ito, Panginoon, sa buhay namin. Salamat po aming Ama, pinupuri ka namin dinagkakila. Sa pangalan ni Jesus. Amen.